Morning po sa inyo lahat. Happy Sabbath po. Excited po kami sa White Estate na makarating po dito personally dito sa SOP Congress natin. And hopefully sa susunod mas marami-rami na po tayo. Amen. Welcome po din sa ating po mga SOP directors, past ating presidente ng CLC at sa lahat po ng mga kapatiran natin. Sisikapin ko po na maihatid sa inyo ang pinaka-latest na development sa Spirit of Prophecy. Amen? Ituloy ko lang po ng kaunti kasi may kinalaman po itong hermeneutics. Actually, ang pinakamalaking away po ngayon sa iglesia natin ay sa hermeneutics. Siguro may excuse kasi wala tayong resources dati. Pero sa ngayon po siguro na may namamaya-maya at papakita ko na yung resources, dapat po ay hindi na ma-divide ang church. Hindi na ma-divide ang church. Konting interpretation dito, pagka nagkaiba po tayo ng hermeneutics, ito po yung dahilan kung bakit nagkakahati-hati ang church. Dalawa na nga yung pinaghahatian natin eh. Yung interpretation sa Bible, tapos may interpretation pa kay Ellen White. Mas magulo, di ba? Mas magulo kung
yun ngang Bible lang eh, medyo magulo na. So how do we start reading the writings of Ellen White? Siguro bago tayo mag-start, you have to pray. And what we're going to pray for, pray na magkaroon ka ng faith. Pray na magkaroon ka, na matanggal mo yung mga preconceived ideas mo. Pray na maging open ka sa kung naman ang gustong sabihin ng Holy Spirit sa'yo. At pray na makatulong ito missiologically o sa pag-reach out sa iba. Alalahanin natin, reaching the world through SOP. Kung through SOP, hindi na natin ma-reach ang world, defeated po yung, na-defeat yung pinaka-purpose ng Spirit of Prophecy. In fact, sinulat niya ang Great Controversy, sinulat niya ang Desire of Ages, sinulat niya ang Steps to Christ. Para ba talaga sa Seventh-day Adventist yun? In fact, sinulat niya yan para sa non-Adventist. Kaya may nagsabi sa akin, yung mga writings ni Missouri, para sa Adventist lang yan. Excuse me. Siguro yung mga, yung testimonies, para sa Adventist. Yung mga councils, para sa Adventist. Pero yung buong, Conflict of the Ages series are not for Adventists. These are not for non-Adventists. So, please, tanggalin natin yung mga preconceived idea natin. Second, we have to study it according to the context. Ano ibig sabihin ng context? Time, situations, languages. Tingnan natin po yung tatlong bagay na yon. Especially the Seventh-day Adventist is a historical, grammatical, and approach pag nag-interpret tayo. So, hermeneutically, when we interpret the Bible, we have a special Seventh-day Adventist approach. Ano po ang approach natin? Historical, grammatical approach. So, tingnan natin yung text, tingnan natin yung context ng text, and then makikita natin kung anong ibig sabihin nito. So, this is the rule to understand the Spirit of Prophecy. First, we have to know the principles behind the rules. There are marami pong mga examples na binigay dito. Although, say for example, bisikleta, 19th century na bisikleta. Sabi ni Ellen White, huwag kayong bibili ng bisikleta. O, pastor, nakakotse naman ako, hindi ako bumili ng bisikleta. So, anong principle bakit niya binanggit yung bisikleta? During that time, ang isang bisikleta would cost $150. At ang sweldo ng isang, ng sweldo ng regular wage noon per month is just $2. $2. So kung $2 yan, ilang taon mo bago mabayaran ng isang bisikleta? So $2 a month. It would take you 10 years, maybe 15 years bago mo siguro mabayaran yung bisikleta mo. And marami noon na naglo-loan para lang mag-bisikleta. Sabi niya, walang Seventh-day Adventist sa bibili. Pero after that, bumibili na ang lahat ng mga taga Review and Herald, may bisikleta na. Bakit? Kasi just more than 2 years, bumaba na po yung cost ng bisikleta at pwede nang bumili halos lahat. So ang point natin dito mga kapatid, what was the principle behind bakit sinabi ni Ellen White na ano? Na huwag tayong bibili ng bisikleta. Sabi niya, huwag kayong, ayan, bumibili na halos lahat ng bisikleta. Sabi niya, huwag kayong magpapaano ng portrait, ng picture. Pero makita mo, puro picture ni Ellen White. Huh? Kasi dati may mania. Tama yung mania noon na bibili nila yung picture ni Ellen White. So there was a time na hindi siya nagpa-picture. Kasi worship yung mga pictures noon, nilalagay sa kung saan. So marami mga context, tignan natin bakit niya binanggit yung mga bagay-bagay na ito. And then, medyo mahihirapan tayo kasi para malaman ang context is either meron kayong buong writings ni Ellen White or pwede kayong pumunta sa research namin sa center para malaman mo kung bakit. Pero mamaya papakita ko sa inyo yung pinakamabilis na resources para malaman kaagad kung anong pinag-uusapan doon. Not even our pastors know these resources. And sometimes, hindi kahit mismo yung mga directors natin, baka hindi nila alam yung resources. So we will like to tell you about these resources. I can help you. Okay, so shortcut ko na ito. So what are the, we have to prayerfully study, consider all the prophets has said about the topic. Say for example, binanggit niya yung salt, asin. Sabi, a pinch of salt or sabi na, meager amount of salt. Ano bang ibig niya sabihin sa bakit niya sinabi ito? So tingnan natin lahat ng sinabi niya, kailan niya sinabi. Dapat alamin niyo yung dates kung kailan niya sinabi. Sabi ni Mrs. White, huwag daw nating pagbawalan ng tao kung gusto lang kumain ng baboy. Tapos, kailan niya sinabi yun?
Kailan niya sinabi yun? 1858? Bago ang 1863? So definitely, dapat malaman natin that before 1863, wala pa yung comprehensive health vision. So definitely, in fact, pag tinignan natin, ang sweldo ng marami nating pastor during that time, ay ano, isang sakong tapang baboy. Ang sweldo, isa sa binibigay ng conference natin na sweldo sa mga pastor, isang tapang sakong tapang baboy. Bakit? Kasi wala pa yung ano eh. Wala pa yung comprehensive health vision. So we have to realize the when, the where, and why na mga bagay-bagay. Okay? Study the context and find the principle. Find the principle. Ang vegetarianism, ano bang principle? Is it for salvation? Justification? Yes. Sanctification in the side of physical health, mental health, social health at the same time. Pero yan ba talaga is to avail our name in heaven, our righteousness in heaven? Okay, tignan natin yung mga bagay-bagay na yun. Why does it... Medyo nagre-react yung mga tao pag sinabi mong si Ellen White became a teetotaler after 1894. Tapos nagpipinch-pinch pa siya ng karne from sometimes pagka may extreme talaga na mga, say for example, during travel, pagka wala siyang tagaluto, may mga iba't ibang mga, may mga situations na pagpumunta sila sa isang lugar, wala talaga sila mapagkunan. And hindi natin kayang tanggapin na si Ellen White ay hindi. No, Ellen White was very much obedient to the health principles. At mas maganda na may kainin kaysa mamatay. Saan mas maganda, mga kapatid? Where do we value? Life or just to become a vegetarian? Vegetarianism against life itself? So tignan natin yung mga context na yan. How do we deal with criticism? Sabi ni Ellen White, I give a defense to every one who asks you a reason for the hope that is in you. First Peter chapter 3 verse 15. So ito yung pinakaano natin na lahat ng bagay kailangan bigyan natin ng reason. Bakit ginawa ni Ellen White? Bakit sinabi ni Ellen White? At bakit kailangan natin sundin ang mga bagay-bagay? Kagaya nito. Ang sabi ni Ellen White sa early writings page 40 na si Saturn ay merong tinatawag na 7 moons. Ngayon, sa modern research natin, merong 62 moons ang Saturn. Anong problema? Ano naging problema ngayon? And sabi ni Ellen White, nakatanggap daw ng 3 bulls si Wycliffe. Pag tinignan mo research ngayon, 5 bulls. Papal bull ang tinanggap. Anong problema? Anong problema? Of course, may sources si Ellen White. Tinignan niyo yung sources niya and it was universally accepted. So accepted ng lahat yun. Yun din yung kinote niya. Hindi naman niya nakita sa vision yun. Maliban na kung nakita niya sa vision. Kasi may mga bagay na nakita niya sa vision. Say for example, sa Piedmont Valley. Nakita niya yung Piedmont Valley. Sabi niya doon sa Switzerland ba yun? Doon sa Alps Mountain. Nasaan banda dito yung creek? Pinakita sa kanya, meron pang ano dito, nasaan na? Pinakita sa, nakita ko to lahat. See, mas kabisado niya pa kaysa sa tourist guide na nagtutur sa kanya doon sa Waldenses, doon sa valley ng mga Waldenses. May mga bagay talaga na alam ni Ellen White. May mga bagay din na sa Bisaya pag-ibana-bana ba, tinitignan niya rin. About 100 rooms were here. About 100 rooms. So may mga ganon. So may mga... Tapos pag sinapin, pag gibinilang natin, hindi naman 100 eh, 105 eh. So, ibig sabihin ba, inconsistent na yung ating prophet? No, we have to see. Bakit niya sinabi yun? O yun ba, a matter of life and death? Is it a matter of life and death? So, one time, meron siyang mga claims si Ellen White. Ito talaga, very clear ito. Tapos tinanong siya ni Joseph Bates, nagbasa ka ba ng astronomy? Sabi, wala pa ako nababasa. Eh, nagbabasa ng astronomy si Joseph Bates. Alam niya yung sinasabi ni Mrs. White. Siya lang nakapagbabasa deeply. During that time, wala pa namang Wikipedia. Wala pa namang Google. Pero paano nalaman ni Ellen White? Through visions. Kaya nakita niya yung mga bagay-bagay. So, na-amaze siya. So, ito yung sinasabi niya yung tungkol sa Saturn. Pero ngayon, iba na information,
iba na rin yung makikita natin. Hindi ibig sabihin na nagkamali siya, pero ito lang yung gustong iparating. Isipin nyo na lang kung sasabihin ni Miss White, there are 62 moons in Saturn. So tingin nyo, maniniwala si Joseph Bates? Maniniwala siya? No, there are only 7 according to research. At di wala, walang authority si Ellen White. Ngayon pa lang siya magkakaroon ng authority. Okay? So para kumbinsihin yung mga tao during that time. The St. Bartholomew's Massacre, medyo kukulangin ako sa oras if I explain this. Pero this was written in the Great Controversy. What about her unfulfilled predictions? Of course, predictions has, meron tinatawag tayong conditional predictions. May mga predictions na exact na mangyayari talaga. So, I won't deal with this so much. Now, let's go to resources. Tuturuan ko po kayo, yung kanina, ano lang, tuturo po natin kung paano natin gamitin ang mga Ellen White resources. Over the back, meron po tayo doong, pinost ako doon na Ellen White tarp. Para makita nyo po yung sources na meron tayo at yung trabaho ng Ellen White. By the way, ini-invite po namin kayo na mag-visit sa Ellen White Estate. Okay? Pwede po kayong pumunta doon on weekdays. At kung pupunta kayo on Sunday, you have to contact. Kailangan po ninyo kayo contact ahead of time. Kasi wala po, hindi po ako nag-office noon. Pero pag nandun kayo, I would be very glad to spend maybe 2 to 3 hours with you. Kung gusto nyo ng lecture, pwede rin po. Kung gusto nyo po ito ng actual na makita, meron na kaming bagong nilagay doon na display glass para makita nyo yung actual talaga na sinulat sa kamay ni Ellen White na kanyang mga letters. Para medyo ma-feel nyo talaga yung heritage na meron tayo. Nandun din yung Bible na hinawakan ni Ellen White, copy ng Bible na hinawakan niya for 30 minutes. 18 pounds, so 9 kilos. Pero ito yung mga resources na explore natin ngayon. Ang unang resource na ipapakita ko po sa inyo is the White Estate. whitestate.org. Okay? Huwag po muna ninyo ako agawan sa internet. Ano ho? Baka bumagal eh. whitestate.org. Ano-ano po meron sa whitestate.org? Ini-explain po dyan ang Ellen White Estate. Ano po yung role ng Ellen White Estate? At ano yung ginagampanan namin? Bakit namin ginagawa ito? At ano yung benefit na makukuha natin mula dito? Salamat po tayo mga kapatid. Biruin mo, binigay ng Panginoon kay Ellen White yung charge na kailangan siyang mag-create ng kanyang sariling estate. Kung wala po yung estate ni Ellen White, hindi ko alam kung mapipreserve ba natin lahat ng kanyang mga sulat ngayon at saka yung mga sulat ng mga pioneer. So, before she died, gumawa po siya ng will and testament. Pagkatapos noon, ay nabuo ang Board of Trustees. Ngayon, na-preserve ang lahat ng kanyang mga sulat. Ngayon, available sa halos lahat sa atin. So, dalawa po yung mga sulat ni Ellen White. Una, yung kanyang mga published writings. Pangalawa, yung kanyang mga manuscripts and letters. At saka, meron tayong mga tinatawag na unpublished letters. Pero ngayon, from February, naging published na po lahat. At hindi lang po basta published, hindi na po natin tinago yung mga pangalan. Di ba may mga Dear Mrs. Blank? Nilagyan na po natin lahat sila ng pangalan at meron tayong bagong resource ngayon, pinakabago at pinakamaganda, yung tinatawag nating Manuscripts and Letters Annotated. Okay? The annotations on manuscripts and letters, although limited lang siya, ano ba ang mangyayari? Extend. Extend. Sir, pa-duplicate na lang. Pa-duplicate na lang. So, Manuscript and Letters Annotated. Ano ibig sabihin ng annotated, mga kapatid? Reading between the lines. Halimbawa, sinabi ni Mrs. White yung transfiguration. Halimbawa, may mga words na hindi natin maintindihan. I-click nyo lang yon, ibabalik kayo sa dictionary, ibabalik kayo sa context. Tapos halimbawa, may hula siya na sinabi. Ang tanong mo, kaninong hula ito? Natupad ba ito? Pag kinlik nyo po yung mga footnotes doon, makikita ninyo kung kanino natupad ito. So, halos lahat ay sinasagot sa atin. Okay? White Estate. So, unahin po natin ito. Gusto nyo malaman lahat ng resources, pumunta po muna kayo sa White Estate.
Yan ang lahat ng resources natin. Available mula sa mga pambata, pangmatanda, mula sa mga Pathfinder Honors, games, mga iba't ibang mga libro, nandyan po. So ito yung pinaka-main. Bago kayo pumunta sa specific. Okay, specific. Gusto nyo malaman yung opisina namin? Nasaan? Okay? Mga contacts ng White State, nandyan po lahat, of course. And then issues kay Ellen White. Pero ang pinakamagandang resource na mapupunta ko sa inyo ay yung isa sa pinakamaganda. Marami po kasing pinakamaganda eh. Basta ang White State ang nagsalita, lahat pinaka. Alam nyo si Ellen White, laging ang salita niya ay most, greatest. Kaya pagka nanay, sabi niya hindi, ang pinakamataas na panawagan ay pagiging nanay. O, di ba? Hindi, kulpultor. Kulpultor, hindi, pagiging pastor. Nagaway-away na sila lahat. Bakit? Kasi lahat ng sulat ni Ellen White laging superlative. Most, the greatest, the humblest, puro lahat is. Kaya, pagpasensyahan po natin, lahat yan ay greatest. Okay? Now, punta tayo sa resources. Pastor, gusto kong mag-sermon. Tagalog ang gusto kong i-sermon kay Ellen White. Eh, saan po tayo makakuha ng Tagalog, Ellen White? Punta po kayo sa egwwritings.org. egwwritings.org. Okay? Ellen White Books. Okay? Eh, gusto ko po ng Ilocano, Pastor. Okay, tingnan muna natin ang nationality ng gusto nyo. Okay? Cebuano, Pastor. Nakay Cebuano diha, Pastor? Hmm? Adakay Ilocano jay, Pastor? Yan. Sa Cebuano, ang mga available na books online. By the way, mga kapatid, kung meron po kayong libro ni Ellen White, Pastor, na Tagalog, na wala pa dito, ibigay nyo po sa amin, bibigay namin sa White States sa Amerika, i-encode nila yan, magiging available na po yan dito. Halimbawa, yung testimonies, wala pa po yan. Yung payo sa iglesia, tomo 1, 2, 3, at 4, wala pa yan. Pag binigay po ninyo sa amin yan, bibigay nila doon, pag na-encode na po yan, available na po yan dito. So, please help us. Ang mga buhat sa mga apostolis, ang dakong away ni San Miguel og ni Lucifer, kulpultor nga ebanghelista, patriarka og sa mga manalagna, ang tuburan sa kinabuhi, ang dalan, paingon kang Kristo, ang maayong panglawas og pagpuluyanan, ang manalagna og ang mga hari. So, ilan sa mga examples? Eh, Pastor, hindi ko yung mabasa. Iligay nun ako eh. Iligay nun ako. Check po natin ang say Ilonggo, Iloco. Ilocano po ako, Pastor. So, ang available po sa Ilocano ay Tidakkel a Panag Binusor. Binusor. Naragsak a Panabiyag. Okay? Yaasideg ken Kristo. Pagtangean ken Salunat. Balbalakad iti iglesia. Ayan. So, yan ang mga... At saka pagka nag-quote kayo niyan, iba na po ang reference. Huwag na po ninyong sabihin Desire of Ages. Sasabihin niyo na BH, Bukal ng Buhay. BH, page 65, ayon sa pagkakatagalog. Ganun po pag nag-quote. Okay? So, ilan yan sa mga resources. Saan po natin makikita yung pastor yung sinasabi yung pinagmamalaki niyong annotated na Ellen White. Punta po tayo sa annotated Ellen White. Ano ho? Yung manuscript and letters annotated. O ang tawag namin dyan ay reading between the lines. Dito po sa letters and manuscript. Ah, hindi na panin makita. Sir, i-ano pa natin? I-zoom para... Yun. Very good. Okay, nice. Thank you po kay Kuya Bell. Okay, so gusto po natin ang annotated. Punta po tayo dito sa Ellen White Books Devotionals Manuscript. Oh, may manuscript releases din, pero letters and manuscript. Ito po yun. Letters and manuscript. Sa pinakababa po niya yung annotated. Ang available po natin sa annotated ngayon ay ito lang. Mula 1844 hanggang ano po, so? 1859. Sir, paano ba ito paliitin uli? Ano no? Control minus, control plus. Okay. So ito po yun.
Bakit po? Karamihan sa mga letters, kailangan natin ng context. Hindi natin alam kung bakit binanggit ni Ellen White. Pag pumunta tayo sa annotated, alam natin kung bakit niya binanggit. I-click lang natin yung mga, say for example, ipakita ko sa inyo isa sa mga examples. Kagaya po, baba natin. Nito. Yan. Makita nyo may mga hyperlinks dyan. Kita kaagad natin yung context dito. So, yan, isa po yan. Eh, Pastor, paano ba yung mga issues? Kasi pupunta pa sa Ellen White Estate, pwede na po ninyong gamitin ng mga resources. Okay? Punto tayo sa ellenwhite.org. Ito po ang pinakagamit na gamit ko pagka may mga convention na ganito kasi may mga tanong. Pumunta kami sa Davao, daming tanong. Ano pong issue ang gusto nyong pag-usapan natin ngayon? Say, for example, issue. Okay. Bath on Sabbath. Sabbath bath. Check natin. Anong document meron ng White State? Tapos pwede nyo i-download ang document. Anong sinabi ng mga White, may mga direktor? Anong sinabi ni Ellen White? Anong mga researches ang ginawa tungkol doon? Anong mga letters ang pinadala namin kung kani-kanino in answer to the requests? Ito na po yun. Bath on Sabbath, Spirit of Prophecy. Downloadable po yan. Ang mga PDF files at katakot-takot. Okay? Recently, nagtanong sila tungkol sa vegetarianism. Ellen White and vegetarianism. Vegetarianism. Or tanggalin natin yung ism. Did she practice what she preached? Maganda to. May slides na po kami nito, pero pwede po ninyo makita yung actual document dito sa pagkinlik po ninyo ito. Yan. Haba po niyan. Isang mahabang study na ginawa ni Roger Kuhn, edited by Donald Mansell. Yan. Lahat na po ng mga references kay Ellen White. Kailan si Ellen White totally vegan, sabihin na natin, at hindi na talaga siya nag-pinch or whatever. And then lahat po ng mga references kay Ellen White and whatever you need. Ano pa? Yan ang mga main issue, no? Taking a bath. Ano pa? Hindi ko nga alam kung bakit naging issue lahat yan. Ano po? Cooking on Sabbath. Sabi ko na nga ba eh. Pare-pareho lang talaga lahat ng tanong. Wala talagang pinagkaiba. Ang dami nag-i-email sa akin galing sa Mountain View College. Mga baguhang bukas kay Ellen White, tapos may application, mamaya pag-usapan natin application. Nagbasa lang ng konti, tapos ginudge na yung ibang tao. Hindi man lang tinignan yung konteksto, anong sinasabi ng White State. How do we explain these things? Cooking on Sabbath, is it sin to eat meat? Oh, yan, kagaya niya, merong sin to eat meat. Is meat eating sin? Meat eating sin. Yan ang mga common na mga tanong eh. So, pupunta pa ba kay Pastor Bryan? Hindi po. I-open nyo lang po yung resources. At mag-iisip lang po kayo ng konti, pwede na po kayong mag-apply sa buhay ninyo. I-apply sa buhay ninyo. Is meat eating sin? Ilan po sa mga pulyeto na meron tayo? Tapos mga sagot ni Arthur at saka ni William White at ng iba pa nating mga directors para diretsa po tayo. Alam nyo mga kapatid, pag meron kayo nito, para kayong pumunta sa office ko, tapos tinulungan ko kayo na magkatalog. Pagkatapos magkatalog, bubuksan po natin yung document files at saka yung Q&A files. Pagkatapos, iisa-isahin po natin, tapos i-photocopy po ninyo yun doon sa White State o kaya ipapascan. Tapos, isa-isahin po ninyo. Hindi na po ganun. Ika-copy-paste lang po ninyo yan, tapos ipa-PowerPoint. Nag-discuss kayo yan. Pwede na po natin ma-orient ang ating mga kapatid. Amen? So, ito na po yung solusyon namin para hindi na pumapagod yung mga pastor natin kasasagot ng inyong mga tanong. Kayo na mismo ang sasagot ng mga tanong. At kung hindi nyo na talaga kaya, saka pa lang po kayo pupunta sa pastor, saka pa lang po kayo pupunta sa White Estate. Nabawasan po yung malaki naming trabaho. Amen? So, napakaganda. Ano pa? Anong feature po ng White Estate? Nitong website na to, let's go to resources. Issues and answers. Sorry. Punta tayo sa main page.
Dito po, makakatagpo din kayo ng mga sermons on Ellen White. Spirit of Prophecy sermon. Gusto ko pastor ng sermon. Actually, kahit i-type nyo lang doon sermon, lalabas po yung mga sermons doon. Kahit yung sermon mismo ni Pastor Almosera, tinan nyo yung sermon niya. Meron siyang sermon dated 18 October 2014. Na-sermon niya ito sa isang global audience. So, ibig sabihin, medyo matindi ang sermon, no? Pagka yung mga nakuha mong sermon ay pang-global, di ba? So, yan. Global audience. Yan po yung mga ilan. God success formally in the times of crisis at kung ano-ano pa. Hindi ko na po masabi kung ano pa ang gusto ninyo. Ang importante, may tools na ipinamigay po tayo para kayo ma-equip. Hindi po tayo lagi nakaasa kung ano lang ang sasabihin ng mga nung pastor natin. Sabihin natin, di man kami tinuruan. Yan ang number one na ano, ang lakas ng reform ay ganito. Hindi po kasi kami tinuruan ng pastor. Hindi po kasi kami tinuruan ng pastor. Mga kapatid, eh paano yung pastor? Sinong sisisihin niya? Di meron din siyang sisisihin, di ba? Hindi po kami tinuruan ng SOP director. Eh di yung SOP director, may sisisihin din. Ang punta niyan kay Ellen White, ang katapusan niyan sa Diyos. Nakita niyo? Problema ni Ellen White yan, tsaka ng Diyos. So, ang katapos-tapusan niya, mga kapatid, maganda yung tayo mismo ang nag-aral. Amen? Tayo mismo ang nag-aral. Eh, Pastor, gusto ko ng mga pictures ni Ellen White nung panahon niya. Pero hindi yung ginugel mo lang. Tapos sa Google mo, ang mga pictures ay distorted. Pwede po kayong pumunta sa photographs, Ellen White photographs. Pag hindi pa kayo kontento, pupunta po kayo sa Adventist Archives. Nandun po ang kumpletong pictures ng lahat ng mga ancient na mga tao. Hindi po basta picture yan, mga kapatid. Malaki po ang picture niyan. Malaki. Gusto nyong gumawa ng frame doon, tapos i-worship nyo yung frame doon sa church nyo? Nasa sa inyo po yan. Doon sa White Estate, mga kapatid, tinanggal yung malaking itsura ni Ellen White. Doon, sa pinaka-door. Kasi hinahawakan po ng mga Adventist, tapos inaamoy-amoy. Alam nyo, mga kapatid, wala pong Mariology, walang Mary, may Mama Mary sa Adventist, pero mas matindi pa kay Mama Mary. Ha? Huh? Si Mama Mary, mga kapatid, walang isinulat kahit isang letter. Si Ellen White, mga kapatid, 100,000, mga kapatid, ang kanyang isinulat. Eh, hindi ba naman i-worship yan? So, iwasan natin, mga kapatid, yung tanggihan, yung prophet. Iwasan din natin, mga kapatid, na i-worship yung prophet. So, yun ang lagi natin pakaiwas-iwasan. Tapos gagamitin natin si Ellen White para pamukpok sa ibang taong ayaw mag-conform sa gusto natin. Isa pa, mga kapatid, yung gusto ko mag-search tungkol sa writings ni Ellen White. Pinaka-comprehensive search po natin ay text EGWWritings.org. Comprehensive. Pag sinabi kong comprehensive, mga kapatid, ay exhaustive na research box. Ito po yan. Pag nag-show yan sa inyo, say for example, gusto nyo pag-usapan ng ano? Bowling! Ayan. Alam nyo, mga kapatid, nung ako'y nagtatrabaho sa SDA Language Institute, magbo-bowling. Eh, ako'y mapabalabasan ng Ellen White writing. Sabi ko, ba't kami magbo-bowling? Eh, sabi ni Ellen White. Eh, talagang nung una, mga kapatid, hindi talaga nakikibowling. Nung makikita ko, nag-i-enjoy silang lahat, sabi ko, bakit ba ipinagbawal ni Mrs. White ito? Parang kina-question ko na. Pero tignan natin, mga kapatid, yung context. Bakit sinasabi ni Ellen White yung bowling? Anong context? Saan yung bowling dati ginaganap at sino ang mga nagbo-bowling? Yung mga sinihan, nasaan yung mga sinihan? Ano mga pinalalabas? At yung word na theater, meron ba talagang sinihan, panahon ni Ellen White? Wala. May mga theatricals. Ano ang mga pinapalabas sa theatrical? Ano mga kasamang pinapalabas sa theatrical? Mga bagay-bagay na dapat natin tanong bago tayo magsabi na, hindi pwede ang sine. Tapos yung union, nanood ng sine nung pinalabas ang Loud Cry. Sige, bakit? So ang point doon, nandun ba talaga sa place o nandun sa plays? Place, P-L-A-Y-S. O nandun ba talaga sa P-L-A-C-E? Ang problema ba talaga ay P-L-A-C-E o P-L-A? Both ay naging problema kasi magkaiba yung context ng P-L-A-C-E noon sa P-L-A-C-E ngayon. At ang P-L-A-Y-S, pwede rin magkaiba. Depende sa palabas. Hindi ko sinabi, mga kapatid, mag-sini kayo o hindi kayo mag-sinan. Sinabi ko, mga kapatid, mag-isip kayo bago kayo mag-desisyon. Amen?
Ano man ang gagawin nyo, simple lang mga kapatid, mag-isip. Gumamit po ng isip. Bowling. So yan, exhaustively ipapakita sa atin ang bowling. Sasabihin natin, 24 hits. So merong 24 na mga katagang bowling sa buong Ellen White writings. Ang kaso mo, magkadoble-doble minsan yan. Minsan, apat na books, pare-pareho lang sinasabi kasi may compilations na sinasabi. Compilation. So, pagka tayo mga kapatid ay nag-re-research ng Ellen White, ang una nating tanong, kailan ito sinabi? So, kailangan, pagka nag-quote kayo kay Ellen White, ilagay nyo rin yung date, yung year. Halimbawa, nag-ano kayo. Tapos, as much as possible mga kapatid, kumuha kayo sa direct source, huwag po sa compilation. Direct source. Halimbawa, messages to young people. Sinulat ba talaga ni Ellen White ang messages to young people? Hindi po. Ito po yung kinumpile ng White Estate. Saan talaga yung sinulat niya? Yung sources ng messages to young people. So yung sources nun mga kapatid, pag chinek nyo dito, ipapakita sa inyo yung direct source. Pumunta kayo sa direct source, tapos mula sa direct source, basahin nyo pataas at pababa, tapos alamin nyo kung ano yung when, where, how, why. Saka pa lang ninyo malalaman kung ano ang ibig niyang sabihin. Okay? So yun po ang how to interpret Ellen White's writings. Eh, boring ang Ellen White. Para lang yan sa mga matatanda na either ayaw pang mag-asawa, ayaw nang mag-asawa, o killjoy. Yun ang kaisipan ng mga tao tungkol kay Ellen White. Meron po tayong mga applications ngayon na pang Ellen White. Sir, pakita ko po paano tayo pupunta sa applications. Tapos mamaya, tignan natin po yung tinatawag nating installer, yung ini-install natin CD-ROM ng Ellen White. Punta lang po kayo sa inyong App Store, i-type nyo po ang EGW. Wala po akong oras. Ayun, konti na lang ang panahon ko. EGW, ipapakita niya po ito. Wala na po yung pula. So, ibig sabihin hindi na available yung pula. Yung blue na lang ang available. I-install po natin yan, i-download natin yan, at meron na po kayong Ellen White application. Okay? Eh, gusto ko maglaro. Okay? Gusto ko po maglaro, Pastor. Meron po bang laro sa Ellen White? Meron po. Para sa mga bata. Ang tinatawag natin Pathfinder. Pit Cairn. Pit Cairn. Ayan, Pit Cairn application. Ito po yung Pit Cairn. Pag naka 200 points ka po dyan, pwede na po kayong pumunta sa youth department at kumuha ng honor na ang pangalan ay Messenger of the Lord. Okay? Messenger of the Lord honor or Ellen White honor. So, very easy lang po itong games na ito. Para lang siyang multiple choice. Pag nagkamali ka, tapos may time pressure siya hanggang sa makuha mo yung gusto mo. Okay? So, may ilang applications tayo tungkol dyan. Isa pa po sa mga resource natin yung Ellen White Answers. Ellen White Answers. Ah, hindi pa natin na-explore pala kanina yung ano. Ellen White Answers, ito po ay mga grupo ng mga theologian na from time to time, may mga questions kay Ellen White, gusto nilang sagutin. Dito nila nilalagay sa forum na to. Yung mga pang-counter doon sa mga, kagaya po, ang dami po kasi mga counter na apologetics tayo. Halimbawa, may sumulat ng Prophetess of Health. O di may sumulat din ng Against the Prophetess of Health. May sumulat ng White Lie. White Lie. O di may sumulat din ng White Truth. Meron din sumulat ng white tapos yung lie, parang inano siya, binura, tapos may inilagay. Marami mga sagot. So may mga ilang mga resources tayo na available sa White State. And few more time, pupunta na po tayo sa applications, sa installer natin. So, ellenwhite.org, meron pong mga resources dyan. Say for example, issues. Meron din po mga videos na ma-download kayo, na mapapanood. Issues. Ito po yung mga issues, no? On hermeneutics, authority of Ellen White. May specifics pa po yan na mga dinidiscuss. Say for example,
Pag kinlik nyo to, mas specified pa po yung mga topics, tapos bago pa po, naka-ano lang siya, naka-outline form. Ayan, pwede nyo nang buklatin yung mga resources na meron tayo. So in that way, makakatulong po tayo para mas ma-orient ang ating mga kapatid na mga resources. Hindi na po natin sasabihin na wala po akong resources, Pastor. Okay? Wala po akong resources. yung frequently asked questions, nandito rin po. So usually, gusto mong mag-discuss, kagaya ng meron akong bagong title, Pastor, na i-discuss next time sa mga kabataan. Testimonies Volume 10. Ayan, testimony. Nakabasa na po ba kayo ng Volume 10 Testimonies? Ang subtitle niya, What Ellen White Did Not Say. Marami po kasi tayong sinasabi na, ang sabi ni Ellen White. Tapos pag sinabi mo, saan sinabi ni Ellen White? Basta sinabi ni Ellen White yun eh. Hindi, di ba? Sabi ni Ellen White. Tapos pag sinabi mo, saan sinabi? Hindi niya matrace. Ang tawag ko dun eh, Testimonies Volume 10. What Ellen White Did Not Say. Hindi niya sinabi. Iniisip mo lang na sinabi niya. Ha? Huh? Iniisip mo lang sinabi niya. So, what Ellen White write about? Answers to critics. Dami mga criticism kay Ellen White. Ang number one niya ay plagiarism. Criticism na si Ellen White daw ay may topak. Di ba may mga website ngayon na nagpapakita na si Ellen White topak? Mga kapatid, nakakalungkot lang, Pastor, na itong mga elders natin, pag nakaharap ng reform, ang unang resources na ino-open, pag tinight mo yung Ellen White, definitely, ang sikat na sikat kay Ellen White, yung mga kontra kay Ellen White. So pag nag-type ka ng Ellen White, ang una mong ikiklik yung kontra. O di bubuksan mo yun. Pag bukas mo ngayon yun, makikita mo yung mga issues kontra kay Ellen White. Gagamitin mo ngayon yung kontra sa reform. Ang kaso mo, nakukumbinsi ka na rin na si Ellen White may topak. So yun yung argument mo para ibalik lang ang mga kapatid sa Bible. Hindi po ito orthodox na paraan ng pagkukumberte unang-una ng mga reform, pangalawa, ng mga kapatid natin. In fact, ikaw mismo baka umalis ka na rin sa church pagkatapos mong basahin ito. Kaya po, ino-open na namin sa inyo ang mga resources na makakatulong sa inyo na pinag-aralan, ginamit, at naging effective sa ating mga ministry. Okay? 2 more minutes. Naipakita ko na ito. Dito po sa EGW Writings, balik po tayo ng kaunti. Merong gusto nyo malaman yung buhay ni Ellen White, dito po sa bibliography. Okay, bibliography. Lahat ng mga sinulat tungkol kay Ellen White. At punta po tayo sa application. Ito, alam nyo na po ba itong engine box natin na, engine natin na to? Nakita nyo na po ito? Ayan. Kung wala po kayo nito, subukan nyo po na pumunta sa amin at makabigay po kami ng installer. Sa SSD, nagbibigay din po sila ng installer. Pero paano po ba ito gamitin? Ayan. Meron pong may ganito, 5 taon na. Kinausap ako kahapon. Sabi niya, hindi niya alam gamitin. Nung pinakita ko sa kanya, sabi niya, 5 taon na sa akin yan, hindi ko alam gamitin. Ganyan lang pala. Say for example, Ellen White's Writings. Dito po sa Ellen White's Writings, gusto nyo malaman lahat ng libro niya, i-click nyo lang yung books, nandyan po lahat ng libro ni Ellen White. I-open nyo yan, nandyan na po lahat ng reference. Say for example, nagsusulat ka, hindi mo alam kung paano i-quote. So, dyan po yan. Ano naman po ang role, Pastor, ng references? Yung references? Or, okay, topical. Diba, gusto mo mag-topic tungkol sa kay Martin Luther. Ako, ito yung ginamit ko, Martin Luther. Ano ba sinasabi ni Ellen White tungkol kay Martin Luther? So, sa topical, i-type mo lang Martin Luther. Lalabas po dyan, Martin Luther, Biographical Writings and Miscellaneous. Tapos, i-click mo lang yung mga green na ito, napapakita niya na yung source, makukote mo na, pwede mo nang i-cut and paste. Okay? Say, Pastor, ano pa ang sinasabi ni James White? Ayan, James White. Punta po kayo sa Noah Webster. May mga sinasabi si Ellen White na iba na ang ibig sabihin sa ating ngayon. Say for example, humiliated or country. Ayan, unahin natin yung country. Country. Sige nga, ano po ibig sabihin ng country? Let us establish our institution in the country.
Ang ibig sabihin ni Ellen White ng country noong unang panahon, pagka binasa natin, sorry, punta kayo sa all para makita niyo lahat ng hits. Hindi, punta lang tayo sa letter C, tapos country. Gaano po ba kalayo ang country sa city? Sa context ni Ellen White. C-O. Pinag-usapan namin ito, malaking debate ito sa Mindanao, itong country. Kasi yung country nila hindi na po mahagilap. L-M-N-O-P. Country. Sorry ah. It takes a little while. Ayan yan. Country. Country. A land adjacent to a city. So magtayo daw tayo ng mga institusyon natin, Pastor, sa country. So ano ibig sabihin ng country? A land adjacent to the city. Okay? Nasabi niya, the whole territory kingdom, the kingdoms, So ito yun. Property, the land lying about near a city. So magtayo pala tayo ng mga institusyon near the city. The territory situation in the vicinity of a city. Eh, ang gusto ng mga kapatid natin, doon sa bundok na wala pong nakakarating kahit si Satanas. Yun ang ibig sabihin nila ng country. Doon tayo mag-establish ng mga institutions. Hindi po yun. Ang sinabi ni Ellen White, ang country living is beside the city, at least 7, 8, or 9 miles from the city na mararating mo siya in few time, nandun ka na para kunin yung mga materials mo para maging outpost siya ng gawain sa city. Okay? So, several examples para na gamitin ang mga resources. And then, wala ditong pioneers. Ah, Pastor, 2006 pa pala ang inyong ano. Installan ko kayo ng bago. Installan ko si Pastor. So, thank you very much mga kapatid. Sana po ay maging malaking kapakinabangan po ang mga resources ng Ellen White Estate para sa inyo. God bless po.